po si Father Mel Barcenas, Parish Priest ng San Gregorio Parish, dito po sa Mahayhay, Laguna. Para sa maikling pagninilay, hinggil sa dakilang kapistahan na ngayon ay ating ipinagdiriwang. Ang kapistahan ng Imakulada Concepcion. Ang dakilang kapistahan ito ay nasa loob ng pagdiriwang ng inang simbahan ng panahon ng Adviento na kung saan ay naghahanda tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Alam natin sa ikalawang pagkakataon o sa darating na paggunita sa kanyang pagsilang sa Kapaskuhan. Kaya nga, marami ang nagkakamali ng pangunawa sa kahulugan ng dakilang kapisahan ng Imakulada Concepcion na para sa iba, ang Imakulada Concepcion ay ang paglilihi ni Maria sa kaniyang anak na si Jesus. Subalit alam natin na hindi ito ang tunay na kahulugan ng Imakulada Concepcion. Manapa, ito'y ang paglilihi kay Maria ng kaniyang mga magulang ni Santa Ana at ni San Joaquin sa isang espesyal at singular grace from God ay itinangi ang inang birhen na hindi magmana ng kasalanang orihinal katulad ng lahat ng sang nilikha. At ito ay dahilan na rin sa kaniyang misyon na gagawin, dahil na rin sa bukasyon na kaniyang tutugunin sa Panginoon. Walang iba kundi ang pagiging ina ng Mesiyas, ang pagiging ina ni Jesus. Siya ang magdadala sa kanyang kalinis-linisang sinapupunan sa berbo ng Diyos, sa salita ng Diyos na magkakatawang tao para sa ating kaligtasan o nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Ito ang Imakulada Concepcion. Si Maria ay ipinaglihing walang sala sa simula't simula pa in view of the future mission being the Mother of God at in virtue na rin o through the merits of the Passion, the Death, and the Resurrection of her Son Jesus sa pamamagitan ng paghihirap, ng kamatayan, at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesus. So, si Maria, ang paglilihing walang sala ni Maria, ang siyang naging unang bunga ng future redemption ng kanyang anak na si Jesus. Ang paniniwalang ito sa Imakulada Concepcion ay sa simula't simula pa'y pinaniniwalaan na at isinasabuhay na ng simbahan. Subalit, daang taon ang lumipas bago ito ay formal na ipahayag ng inang simbahan sa pamamagitan ng isang papal bull sa panahon ni Papa Pio Ikasyam, Pius IX, sa isang papal bull na pinamagatang Ineffabilis Deus or sa English, Ineffable God, na nagsasabi na sa kapangyarihan nga ng Diyos ay ibinukod ang kalinis-linisang Birheng Maria para isilang at ipaglihing walang kasalanan. Ano ang kahulugan ng dakilang kapistahang ito para sa atin? Una at higit sa lahat, alam natin na ang kasalanan ay siyang sumira sa unang paglalang na ginawa ng Diyos para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng unang Eva sa kaniyang pagsuway sa utos ng Diyos na huwag kakanin ang bunga ng punong ipinagbabawal, nagkasala ang lahat ng tao. Subalit, sa bunga naman ng sinapupunan ng kalinis-linisang Birheng Maria ay nagkaroon ng bagong paglalang sa grasya, ang bagong sangnilikha. Sa makatuwid, ang paglilihing walang sala kay Maria ay ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang bagong paglikha sa sangkatauhan na magsisimula sa bagong Eva, si Maria. At if we may say, sa bagong Adan, ang ating Panginoong Hesukristo, ang bunga ng kalinis-linisang sinapupunan ng Inang Birhen.
ang kasalanan ang naglayo sa tao sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuway ng unang mga magulang, sa pagsunod ni Maria at sa pagtanggap ng kanyang misyon bilang ina ng tagapagligtas ay binawi sa atin ang grasya ng pagiging mga anak ng Diyos. Kung ang kasalanan ang naging dahilan ng pagkasira ng sanglilikha, ang pagdiriwang natin ngayon ng dakilang kapistahan ay nagtuturo naman sa atin na ang kaganapan ng biyaya na pwedeng natinanggap ni Maria at pwedeng tanggapin ng bawat isang nagnanais nito ay makapagbabago ng puso ng tao para makagawa tayo ng isang bagay na magiging dahilan upang mabuo muli ang sanglilikha at upang mabago ang kasaysayan ng mundo na siyang ginawa ni Maria na binago ang kasaysayan ng mundo sa kanyang pagsilang na walang bahid ng kasalanan at sa pagtanggap niya ng kanyang bukasyon bilang ina ng Panginoong Diyos. Sa taong ito ng ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Immaculada Conception, kasabay na ipinagdiriwang ang closing o ang pagsasara ng taon ni San Jose. Alam natin na malaki ang naging papel ni San Jose sa kasaysayan ng kaligtasan in the history of salvation. Pero hindi lamang dito, kundi sa kasaysayan at sa buhay ng Inang Birhen. Sapagkat si San Jose ang naging tagapagtanggol ng kalinisan ni Maria. Ang sariling kalinisan ni San Jose ang siyang lalong nagpatingkad sa kagandahan ng Inang Birhen. Nang dahil dito, sa taong ito ng pagdiriwang natin ng Immaculada Conception at ng closing ng Year of St. Joseph, nawa pagsikapan natin na tunay niyang makaiwas sa kasalanan na siyang naglalayo sa atin sa Panginoong Diyos. At hingin ang tulong ng magkasamang tulong ni San Jose at ni Maria upang matularan ang kanilang kalinisan at dalhin tayo sa kanilang anak na si Jesus. Amen.